Mga ka-BBM, matapos sabunin sa Kongreso itong si General Katapang ng Bucor at Secretary Boy Rimulya ng DOJ, pinag-inita naman ng mga kongresista itong assistant ni Katapang na si Angelina Bautista dahil sa tila mali-mali nitong pahayag at sagot sa mga tanong sa kanya. Isa sa mga inamin ni Rimulya na fake news siya at kinumpirma naman ito ni Angelina. Pero ipinagtataka ni Congressman Acop ay anong basihan nitong si Rimulya at nasasabi niya na mga mali-maling impormasyon ang nakakarating sa kanya. Yung sinasabi po ni Secretary na fake news po talaga. Kasi who informed the Secretary of Justice about the fake news? Hindi po namin po alam, sir. Huh? Ibig mo sabihin from nowhere? Yun ang sinabi ni Secretary of Justice. Secretary of Justice yan, wala siyang basehan sa sinasabi niya. Samantala, tila magkakaiba rin ang nagiging pahayag ng Coast Guard at nitong si Angelina, kaugnay naman sa mga di umano ay nakukuhang mga buto sa septic tank sa loob ng Bilibid. Actually, sir, we did not gather any evidence. Yes, sir. Wala kayo nakuhang buto? None, sir. Anong pag-uusapan natin buto dito? Or Superintendent Angie, you were saying that may nakuhang buto. Now, there is trying to tell us ng Coast Guard, walang buto. Ano ang totoo? Sa pahayag naman ni Angelina na nagtatago sa mga sako ang isang inmate, bakit tila pinapabayaan lang ito ng Bucor kung totoo man? Nung nawawala, nagtatago sa sako, Colonel, alam, may parusa na dapat yon. Okay, nagtago ka ha, gusto mong tumakas, tinitestingan mo ngayon. Hindi pa kayo gumawa ng aksyon, hinayaan nyo lang siya dyan pag-alagala sa maximum. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Naniniwala ba kayo na may nagaganap na takipan o kunjabahan dyan sa pagitan ng mga opisyal ng Bucor para pagtakpan ang mga anomalya na nangyayari dyan sa loob ng Bilibid Prisons? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Siguro, General, basahin ninyo yung Bucor manual ninyo. You're supposed to have a classification board headed by your superintendent. That is why I asked whether he's present or not. The RDC head, who is the one classifying the all inmates, is here and he can or she can answer, Your Honor. Kasi pursuant to your manual, the chairman of your classification board is supposed to be the superintendent. Are you not following your manual? Your Honor, the manual, which was already outdated, is under review. And if it is under review, General, hindi nyo ba susundin? Ano ang sinusunod ninyo? We have a new law at 10575 and it is written there that the RDC superintendent will be the one to diagnose and classify the PDL who will be incarcerated in the new Bilibid prison. General, I was already a congressman when this law was passed in 2013. I was a congressman in 2010. So could you please cite to me or refresh my memory what provision of that law says na nabago na yung inyong manual ng batas na ito? My Colonel Andrada to answer the question. With a sentence of 10 years, but he has the pending case. We have here the copy of his through our copy of his synopsis handed by Ms. Catherine Kapanang, the chief of the documents division. We classify PDL those sentenced less than 20 years for medium. However, if they have pending case or on appeal, they will be transferred at the maximum security, sir. So yun nga po yung nakita, yung dinidiscuss po kanina. So when it comes to the, yung sinasabi po ni Secretary na fake news po talaga.
Kasi lahat po ng, hindi ko lang po alam kung anong channel po ang wala doon na television, pare-pareho po kaming nanakita kasi may camera po sila eh. Wala pong bangkay na nandun. So kung ano po yung nakita, nakuha rin po ng camera nila yon. Ako po kasi mata lang ginamit ko, sila po may camera. So alam po ng media, mga kasama natin sa media, ang totoo. So fake news po talaga yung nakarating kay Secretary. Not coming from us. Susunod, teka, sir. Teka. Okay, Chairman, would like to remind the good congressman that you have still 1 minute to proceed to your query. Yeah, go ahead. Ulit na lang po ako, Mr. Chair. Alam ko naman yung rules eh. Fake news yung kwan. Now, who informed the Secretary of Justice about the fake news? Hindi po namin po alam, sir. Huh? Ibig mo sabihin from nowhere. Yun ang sinabi ni Secretary of Justice. Secretary of Justice yan, wala siyang basehan sa sinasabi niya. Yung oh, come on. Yung pong nag-inform. Sana nga nandito si Mr. Secretary para marinig yung sagot mo eh. Sir, yung pong nag-inform, not us, not from the Bureau Corps. I beg your pardon? Hindi po kami ang nag-inform, like General Katapang said, hindi po kami nag-inform. Yung pong report lang po yung sinabit namin. Meron po kaming spot report tsaka initial report na sinabmit. So, malapit na akong matapos eh. When you say na noong inopen yung septic tank, wala po kayong nakita? Wala po kami nakitang bangkay. Nakita po namin bangkay. Brief at saka po buto. Ano no? Ano po, bone. Ang? Nakita po dun sa septic tank. Mga bones, okay. Bone lang po, isa lang po yun, bone. Bones. And what did you do with the bones that you have discovered? Hindi po namin nahawakan yun. Nakita lang po namin. Dinala po siya ng NBI for forensic examination. Until this time po, wala pa pong result from the NBI. Do we have a representative? Yes, we have invited the NBI. So NBI, can you clarify the query of Congressman Ako, please? Yes, sir. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Your Honors. I'm Dr. Dadis from NBI. I was the forensic strike team leader during the time that there was a request from the Bureau Corps to proceed and observe the conduct of their search. So we went there and we observed the search that was conducted by the Bureau Corps, and we have gathered items from the site. And right now, as what was mentioned, we have gathered items such as brief underwear. We also have one piece of bone, but this bone is still under verification whether it is a human remain or an animal. Can you ask answer briefly, please? Good morning, Sir Chair. Actually, sir, we did not gather any evidence. We were just tasked to conduct paneling. So, muna. Yes, sir. Wala kayo nakuha ang buto? None, sir. O, ano pag-uusapan natin buto dito? We are just be given task to conduct paneling or inspection for the area, sir. There was no instruction for Superintendent Angie, you were saying that may nakuwang buto. Now there is trying to tell us ng Coast Guard, walang buto. Ano ang totoo? Sir, ganito po. Sinot po namin yung help ng Coast Guard to conduct paneling. Kaya po nag-indicate, kanina po sinabi ko, nag-indicate po yung aso na meron po siyang naamoy na bangkay. So ang ginawa po namin... So ikaw nagsabi, nag-indicate yung aso na may naamoy siyang bangkay. Pero kayo rin ang nagsabi na may buto. Meron po talaga, sir. Kasi po nilabas po namin eh, in-excavate po namin. Hindi po kami, yung DMU. Sino ba naglabas? Kayo, Coast Guard? Nag-excavate. Sino? Ang nag-excavate? Yung corporate with the DMU. Kayo ang nag-excavate, hindi okay. Ang Coast Guard. Malabanan po actually ang nagsiponing, pero DMU po natin na PDLs ang nag-excavate. So in other words, nakita nyo yung buto. Opo. Tapos dumating ang Coast Guard, saka nila nilagay yung K-9. At... Hindi po, sir. Nung nag-search na po kami from dorm 5 hanggang dun sa septic tank, Coast Guard po ang naka-indicate po. Same day ba yan? Yes, sir. Yung unang panel nila ng July 21, sir.
Okay, Congressman. Thank you, Mr. Chair. From the pieces of evidence gathered from your statements, we still do not know whether Mr. Cataroja is alive or not, or whether he's still inside the New Bilibid prison or nakalabas na. Can we come up with that conclusion? Go ahead. Can I answer, sir? Yes. Hindi po nga po tayo makapag-conclude kasi dalawa po yung recovery team na dineploy natin sa Angon o Rizal. May report na po sila na akala po nila kasi nung na-preview po sa TV, pupunta po yung kamag-anak dapat sa Muntinlupa. Pero umalis po sila, nakasakay po sila ng truck. Kaya nga, tinatanong ko, Iha, from the pieces of evidence, we still do not know whether Mr. Cataroja is still alive or not. And we do not know where he is, whether inside the New Bilibid prison or already outside the New Bilibid prison. Yes, sir. Yes. Thank you, Mr. Chair. Ma'am, sabi ho ninyo, may history po ito ng pagtatago. Ano po? Tama? According to their, yung kasama niya pong preso sa Dorm A. So, yan ho ay base doon sa mga tanong-tanong lang ninyo, pero hindi naman ho talaga kayo nag-imbestiga. Kung ano sasabihin ng preso, sasabihin ng PDL, ay ginagawa ninyong parang Bible na tama yung sinasabi. Is that correct? Hindi po, sir. Kaya po nalaman namin na na-trace ko po yung septic tank because of the investigation. Kasi po, yung mga PDL din po makakapagsabi sa'yo kung ano po talaga nangyari. Ma'am, kung nagtatago po ang PDL, wala po bang parusa? I mean, pag wala sila sa roll call at nagtatago sila, di ba parang plano nilang tumakas, tinitestingan nila yung security ninyo? Wala po bang ikang penalty dyan pag mga ganyan na wala ka sa roll call, sa bilangan, absent ka? Hindi ba pinaparusahan ho yan? Parusahan po, nililipat po sila, sir. Binibiyahe po. Saan binibiyahe po? Lipat po namin po yung iba sa medium, yung iba po sa mga colony. Okay. Bakit ho hindi pa ho siya nalipat? Marami, may history na pala siya nagtatago. Sinabi niyo ho sa akin sa radio program na may history na po ito nagtatago sa mga sako. Bakit ho hindi pa ninyo inilipat? Apo siya eh. Kaya nga po nalaman nga namin po, nagtatago. Nung nawawala, nagtatago sa sako, Kernel, may parusa na dapat yon. Okay, nagtago ka ha. Gusto mong tumakas, tinitestingan mo ngayon. Hindi pa kayo gumawa ng aksyon, hinayaan nyo lang siya dyan pag-alagala sa maximum? Kasi po sir, nung sinabi po yon, nung nagkakandak po kami ng investigation, that's the time na missing na po siya. Ayun, so missing na po siya. Okay. Another thing, Kernel, ano po, ay ito pong, okay. May experience po kayo, ilang taon po kayo sa BJMP? 21 years 21 po? Years, sir. 21 years, okay. Sa 21 years, ma'am, okay. Marami pong problema sa New Bilibid, kasama na ho yan, yung mga ganyang problema, pagtatago, pagtatakas, everything. Bakit hindi po ninyo masawata yung problema na yan dyan sa New Bilibid? Bakit po? Ngayon po kasi sir sa Bilibid, ngayon lang po na-report nung pong na-missing po si Cataroja. Kempi po kasi wala naman pong ganyan sir eh, kasi naka-selda po sila. Mm-hmm. Nakikita mo po ng kahit isa ka lang po na naka-duty, dahil po may selda po sila, nakikita mo po yung tao. Mm-hmm. Unlike po dito po sa Bucor, community po sila. Okay. My next question is, sino na po nagpapatakbo ng New Bilibid, ma'am? Kayo pa rin ba o ang mga gang na po, ang mga Sputnik, BCJ? Yung totoo. Kami po sir. Kayo. Kung kayo ho ang nagpapatakbo, bakit po may mga pwede pong kontrabando sa loob? Why is that? Yung kontrabando, ito nga po yung mga na-apprehend po naming personnel na nagpapasok po sa loob. Marami po yan. Isasubmit po namin sa inyo yung mga reports na mga on-file po na investigation against our personnel. Paulit-ulit na lamang po eh. Wala po bang ang ginagawa niya pag may nahuling ganon, greyhound agad, inspeksyon, pero wala po ba kayong long-term solution ni General Katapang ho dyan sa problema sa kontrabando? Ito nga po sir, yung pong in-initiate namin pong pagbabago when it comes to contraband kasi inabutan na nga po namin ng problema. So kailangan po ng solusyon. Ito po yung paglalagay natin ng canine dogs sa lahat po ng entry ng mga compound. Okay.
One last thing. Narinig niyo na ba yung kasabihan, you do the crime, you do the time? Naintindihan niyo po yun, no? Gumawa ka ng krimen, pagdusahan mo. Tama po? Yes, sir. Okay. Ngayon po, ma'am, kaya nga natanong po si Secretary, siguro mas magandang ikaw ang sumagot ho nito. Yung NBP po ba, kulungan pa rin ba ang tingin ho ninyo, o ito reformatory, o ito ay resort, Kernel? Dahil po sa paggawa po ng batas ng 10575, from Bureau of Prison po, naging Bureau of Corrections. Kaya, in the word itself, it's correction. Kinokorek okay. po natin itong mga preso na dinadala rito kasi considered po silang sick. Sick. Okay. My question, ma'am, is yung binibigay ho ninyo, inamin na po ni Jel Katapang na pwede pong mag-order online ng pagkain, Jollibee, McDonald's, ang mga PDL, meron pong wifi. Tumayo lang daw sa labas ng maximum, paglakad mo ito, wifi ng BCJ. Lakad ka pa ng ilometro, wifi ng Sputnik, free wifi. At saka yung visitation rights po ngayon, hindi na po 12 hours, kundi po 1 week na ho. Okay. Ang tanong ko, nasa kwan ho ba ito? Guidelines? Nasa manual po ba ng Bureau of Prison? Asa Mandela rules po ang visitation? No, ma'am. I'm asking you, nasa manual po ba ng Bureau of Corrections? Yes, sir. Nasa operation manual po. Na they are, kailangan po nilang madalaw ng pamilya nila, makasama po ang pamilya nila, magkaroon po sila ng karapatan sa komunikasyon, at makakain po sila ng gusto nilang kainin. Specify po ba kung ilang araw? Sinabi po ba doon na 1 week, pwede pong magbakasyon ng pamilya na nalaro? Wala pong sinabing specific date. Saan po galing yung 1 week na yon na pwede silang tumagal ng isang linggo? Mga PDL natin at prerogative po ng direktoryan kung igagrant po bakit niya o hindi. Bakit po pinagbigyan na 1 week po? Kasi sa tama po si Congressman Abante ng Human Rights, dapat pantay-pantay kasi po yung pinapayagan na 1 week ang visitation, nakakapag-afford po sila ng kubol, yun po ang parang hotel nila roon. Yung mga walang pera, hindi maka-afford ng kubol, therefore, hindi po madalaw ng 1 week ng pamilya. So, there's this disparity. Meron pong ika nga, hindi po fair ang trato. Tama po? Mali. Hindi po kaya na mahihirap, wala po pang renta ng kubol. Hindi po, sir. Pantay-pantay po yung paano visitation. Paano pantay-pantay? Si paliwanag po sa akin. Meron pong records po tayo ng mga visiting person po. May data. Sige po, saan po tumitigil ang pamilya, ang misis, ang girlfriend ng PDL ng isang linggo? Saan po? Sa huwag mo sabihin kasama niya ibang PDL sa selda. Di po ba nag-i-stay sila sa kubol? Po nag-i-stay ng 1 week po yung mga dalaw po ng yung pong malalayo lang po nag-i-stay in. Kaya po makikita nyo po sa records ng visitation, makikita nyo po doon na 19,000 po ang preso natin pero nasa 1,000 plus lang po ang nakakadalaw. And we have 4,000 po na PDL na wala pong dalaw. Mr. Chair, I would suggest na kailangan ho siguro natin to revisit this, yung sinasabi lang manual na hiningi po ni Congressman Abante at saka Congressman Ako para makita po natin yung sinasabi po ng official na ito. Kasi para pong hindi na ho tama, kaya natanong ko rin, kasi itong Bureau of Prison, parang sobra naman hong napakadami na pong privileges. At narinig nyo naman, kayo nagsabi kanina, mukhang nagpapatakbo ng NBP ay mga drug lord ho dahil sabi rin Jel Katapang sa isang pronouncement sa newscast, ay mga PDL na mga foreigner, Chinese, Korean, ayaw kumain ng ulam ng New Bilibid yata dahil siguro tuyo, galunggong o munggo, ay gusto mag-order ng mga noodles, so gusto ng hamburger, human rights din daw ho yun. So kung ganun ho sir, aba ina, pas maganda ho yata ang buhay sa loob kaysa ho sa labas. Ano ho? So, okay. Maraming salamat, Congressman Tulfo. And I would like to be clarified on something that you have mentioned a while ago, Superintendent Aggie.